Prime Minister ng Pransya na sa bansa, layunin ang opisyal na pagdalaw niya ang palakasin pang-ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng kanyang bansa. Kasama natin si Rocky Ignacio via phone patch para sa mga detalye. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Muli nga palalakasin ang Pilipinas at France ang relasyon diplomatiko at kooperasyon sa larangan ekonomiya, politika at kultura. Dumating sa bansa si French Prime Minister Jean-Marc Ayrault para sa tatlong araw na opisyal na pagbisita. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw ng leader ng France ang Pilipinas habang si dating Pangulong Corazon Aquino naman ang pinakahuling leader ng bansa na inimbitahan ng France taong 1989. Isang arrival honors ang ipinagkaloob sa kanyang pagdating sa Malacanang. Ang Pilipinas at Singapore ang mga unang bansa sa Asia na binisita ng Prime Minister. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mahalaga ang pagpapatibay ng magandang relasyon ng Pilipinas sa France dahil umaabot nga sa $1.92 billion ang loans nito sa bansa sa ilalim ng Official Development Assistance. Dalawang kasunduan, Cathy, ang inaasahang pagtitibayin ni Pangulong Aquino at Prime Minister Ayrault. Una na dito ang Declaration of Intent para sa pag-aaral ng energy production mula sa biomass. Sa ilalim nito, magkakaloob ang French government ng grant na €372,272 para pondohan ang isasagawang feasibility study sa rice straw o dayami bilang fuel na makakapag-generate ng electricity gamit ang organic Rankine cycle o ORC technology. Kapag ang pilot project ay na-develop, ang katulad ng power station sa itatayo sa mga kanayunan ng Pilipinas at iba pang exported rice producing countries sa ASEAN. Ang ikalawang kasunduan na pagtitibayin ngayong araw ay ang Philippine Exhibition sa Maisi de Cambali, kung saan napili ang Pilipinas na may feature sa Grand Exhibition sa Paris sa darating na April hanggang July ng 2013. Layo nito matiyak ang safety ng national treasures at artifacts mula sa Pilipinas habang ibinibiyahe at habang nasa exhibition. Samantalang pinakahuling taya, umaabot na rin sa mahigit 50,000 Pilipino ang naninirahan sa France habang 251 naman ay nasa Monaco. Umaabot naman sa mahigit 4,000 French nationals ang nandito sa Pilipinas. Samantala, Cathy, inaantabayan na natin ang state dinner na ipagkakaloob ni Pangulo Aquino sa bumibisitang leader at inaasahan natin ang pagbibigay ng pahayag na magkabilang panig. Nag-uulat po mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Rocky Ignacio.